Magandang araw po. Balik po tayo dito sa Pasay Rotonda para ipakita yung mga sakayan dito. So galing po kasi ako ng terminal ng LRT. So dun po ako mababa. So may pedestrian lane po dito papunta mismo ng crossing ng Windy Top and then EDSA. So ito na po yan. Dito po kasi sa distrito na to, maraming mga sakayan. So isa-isayin po natin yan. So nung nakikita nyo, ayan yung Metro Point Mall. And then dito sa kanan, ayan naman yung branch ng McDonald's. May terminal po dyan sa papasok dyan sa ilalim po ng MRT. And then ito yung along EDSA. So sa left side po, kung makikita nyo yan, ayan yung mga bus na carousel bus papuntang monumento. And then meron pong terminal dyan ng Don Aldrin papuntang 13 Martires. So normally kasi PITX talaga sila nag-standby, pero kung walang operation yung LTO, nakakadiretso po sila dito. And then dito naman po sa bandang kanan, may mga sakayan din po ng bus dito papuntang Tagaytay and then Las Marinas, Cavite. So dyan po sila nagpipick up. Yung po kasing Tagaytay na bus na yon, galing po yun sa present terminal nila sa may BDO dito. Malapit lang po yun dito sa MRT. And then dito po sa may harap ng terminal ng Don Aldrin, so andito na po tayo. So dito po kasi may mga sakayan ng mga jeep. Ang mga napansin ko mga biyahe ng jeep dito sa may harap ng terminal ng Don Aldrin, ang unang napansin ko sa karatula ng mga jeep is yung Alabang Star Mall Expressway. Kung pupunta kayo ng Alabang, ito yung the best yung sakyan kasi dire-diretso siya, hindi na siya magbababa sa sukat o sa bikutan. And then sumunod naman yung Nichols Terminal 3. So ito kasing jeep na to, umiikot lang siya. So from Pasay Rotonda, pupunta siya ng Magallanes, kakanan ng South Luzon Expressway, aakyat ng Salis ng Nichols sa May Luton Avenue, and then kakanan sa Salis Avenue, and then dadaan na siya ng Villamor Air Base, and then kakanan sa Andros Avenue sa Naya Terminal 3 na. So yung mga nagbabiyahe ng sa airport, so kaya nyo sumakay ng bus, pwedeng doon kayo sumakay ng jeep. Dumadaan po yung mga jeep dito papunta po ng Pasay Rotonda. And then paglampas ng Naya Terminal 3, dire-diretso na siya hanggang makarating ng Airport Road, lalabas ng Ruas Boulevard, and then dadaan ng McLaren area, and then kakanan na po ulit dito sa EDSA hanggang makarating dito sa Pasay Rotonda. So umiikot lang po siya. And then yung iba pa pong biyahe dito, ito po, FDI Service Road, Tenement C5 Bonifacio. So hindi po nakakabiyahe dyan. And then sa Tanyag, Taguig. And then yung SMB Cotan, Merville, Astrakanan. And then SMB Cotan, may expressway pa silang tinatawag, hindi OST. And then ito namang Malibay, so umiikot lang siya sa Malibay. And then iikot ng Magallanes and pabalik na po dito sa MRT hanggang makarating ng MOA. So pagdating niya ng MOA, ikot po ulit siya pabalik dito sa Pasay Rotonda. So ayan po yung mga jeep na napansin ko dito sa lugar. So kung ngayon yung nakikita niya, yung mga bus na carousel buses. Hindi nyo yung nabanggit ko kanina, yung sa Save More, may mga sakayan po doon ng mga nag-i-standby or nagpipick up papuntang Tagaytay and Las Marinas Bayan. May madalas yung ibang bus company na papuntang 13, katulad ng Ferdinand, Lorna Express, dyan po sila nag-i-standby sa may gasolinahan, sa may malapit sa Mercury Drug. And then dyan po sa ilalim ng Save More na yan, may mga van din papuntang Cavite, and then dito din sa gasolinahan. So may mga pupuntang Naig dyan, Tansa. So dyan po sila nag-i-standby. So ayan po, kung makikita nyo, ayan yung mga carousel buses, diretso ayan hanggang monumento. So tapos na po tayo dito. Nakakat ulit po tayo sa overpass na mabalik tayo sa pinanggalingan natin sa LRT1. So ayan, nakikita nyo yung Metro Point. So lakad lang po tayo, and then ito makikita mo yung direction papuntang monumento. So bababa tayo ng hanggang dyan sa kaliwa.
kasi may mga sakayan ng van dyan. O maliit na terminal ng mga van. So, ayan po. So, ayun yun. Sa kabila po yan. Doon ako bumaba kanina. So, ito yung direction papuntang Manila area, Mindia. Doon po sa kulay orange na yan, may terminal ng van dyan. I think SM Socat meron po sila. And then parang may napansin po ako dyan na papuntang Santo Tomas, Batangas. And then sa kaliwa naman po nyan, yung papunta ng Kaliparan sa Dasmariñas, Cavite. And then ito po yung direction papuntang MRT, EDSA. May papakita ko rin po yan. So ito naman po yung mga sakayan papuntang direction ng Divisoria, Quiapo, Santa Cruz. So ito yung sinasabi kong terminal lang papuntang Baliparan. So sa tabi siya ng McDonald's, may mga van dyan. So I think Cavite yung daan nila, dadaan siya ng St. Dominic. And then sa Molino, I think Molino Road yun, dadaan siya ng City of Lambacor. So dire-diretso ng Baliparan. So andito naman po tayo sa may gilid ng Metro Point. So kung natatanong yung kabila na yun, ayan po yung terminal ng mga carousel bus. So pick up point pala, sorry. So hindi, nandyan din po yung sakayan papuntang yung packet ng MRT. So dyan po sa lugar na yan, meron din pong terminal ng papuntang Nichols. And then may mga van din po dyan. So ipapakita ko mamaya kasi marami rin pong nag-aalok ng van dyan, lalo na yung papuntang Baguio and then mga North Provinces. And then dito po sa mismong harap ko, kung pupunta kayo ng tramo sa Pasay in Libertad, meron din po mga jeep na umiikot dito. So ikot siya ng dito sa Top Avenue and then Libertad and then pabalik ng tramo, paikot dito hanggang makarating ng EDSA ulit. And then ito na yung mga sakayan ng mga jeep papuntang Divisoria, Quiapo. So hindi nyo sa taas, so, kung nakikita nyo yung train ng LRT. So kung pupunta naman kayo ng monumento and then yung missway, yan na lang po yung sakyan nyo. Kasi mas mabilis, saka hindi ma-traffic. Saka yung pamasahe, so hindi ganun kamahal. So dito kasi sa may ilalim ng Metro Point, meron ding nakalagay na karatula dito na may mga biyaheng jeep. I think dito sa likod ng parking area nila yan. So yung normally yung mga Cavite area po yan. So andito na po tayo sa kabila. So tumawid na po tayo. So ito yung pick up point ng mga carousel bus. So ito yung packet ng MRT terminal papuntang North EDSA. So ayan yung mga bus po na yan. Ayan yung andyan po yung pila ng mga carousel bus. And then dito sa bandang kanan, dito pa sa loob, parang may maliit na terminal dito. So nandito po yung terminal ng Nichols, mga jeep. And then sinasabi ko mga van na papuntang norte, marami naman po mga barker dito or nag-aalok. And then nakakausap po yung guard dito kasi before dito kasi yung sakayan ng shuttle bus papuntang airport. Pero sa ngayon kasi po, hindi pa raw sila mabiyahe doon. Kasi ang binababa lang nila dito yung mga galing mismo ng airport. So may yung mga shuttle bus galing na IATRI, dito po yung babaan. Pero yung sasakay po papunta kayo ng airport, wala pa po. Hindi pa po sila operational. So jeep lang talaga yung option nyo kung pupunta kayo ng IATRI. Walking distance lang po dito sa may Aurora Boulevard. Pagkagaling po dito, ito yung mga tatlong kanto lang. So ito po yun. Makikita nyo yung 5-star bus company. So may mga biyaheng norte dito. Hindi lang ako masyadong pamilyar sa mga biyahe nila. Pero pwede nyo pong i-check yung Facebook page nila for other information po. Ang base po kasi ng operation ng 5-star, nasa Cubao area po, sa tabi ng Baliwag Terminal and then harap ng Victory Liner, malapit sa Aurora Boulevard sa Cubao City, nasa Cubao, Quezon City po. So mga biyahe po kasi nito, alam ko pupunta ng Kawayan ni Sabila, sa Pangubang Biscaya and then sa Gayan, iba't ibang bayan sa Pangasinan. Pakicheck na lang po yung Facebook page nila po, references po. Para hindi po kayo malito, so kung nakikita nyo yung
terminal ng MRT at saka LRT1 dito sa EDSA. So lalakad lang po kayo pas north, and then yung pinaka main road, Aurora Boulevard, makikita nyo na po yung mismong terminal ng 5 star. Kung nakikita nyo po yung red arrow na yan, ayan po yung mismong terminal ng 5 star terminal dito sa Pasay City. So mga walking distance lang po yan galing po ng MRT station. And then yung Victory Lighter po kasi March 24 nag-announce sila doon sa Facebook page nila na magiging operational na po yung terminal niya dito sa Pasay and then sa Sampaloc area, aside po doon sa Caloocan and then Cubao na terminal nila. Wala po kasi akong video clip dito sa Victory Terminal sa Pasay City, so tuturo ko na lang kung paano pumunta dito. So from MRT lakad lang kayo pabalik, and then kung carousel bus kayo, pwede na kayo. Ito na po kasi yung babaan ng mga bus ngayon dito, so pwede kayong bumaba dito and makikita nyo na po yung terminal ng Victory Liner. So nasa may M. De La Cruz Street siya, sa tapat siya ng lumang Peltranco. Sarado na po kasi ngayon yung Peltranco. The operational pa rin siya, kaya lang parang pick up point lang po siya ng mga van papuntang Visayas. So madali lang po siyang makita, hindi na halos lahat naman ng mga driver ng mga bus alam tong lugar na to. Magtanong na lang po kayo. So kung galing kayo ng LRT, lalakarin nyo lang po pa north, and then matatanong nyo na po yung Shell. So sa tabi po nun, ayun na po yung Victory Liner. Pero kung galing kayo ng south, lalo na kung galing kayo ng PITX at nagbus po kayo, so ang babaan nyo na isa Pasay Rotonda, kasi bawal pong magbaba dito sa lumang terminal ng Peltranco. So from Pasay Rotonda kasi sunod ng babaan ito sa Ayala na po. And then ito na po yung clips na pinost nila sa Facebook page nila sa Pasay Terminal. So andyan po yung oras, and then kasama niya po din yan yung sa Cubao. So paki-check na lang po. And then ito naman po yung sa Caloocan, Sampaloc Terminal. And then isama ko na rin po yung updated trip nila sa Cagayan, sa Pangasinan, and then sa Zambales area po. So andyan na po lahat yung schedule nila. And then sa harap po ng Victory Liner, may mga maliliit na bus company dito papuntang Bicol area. Katulad po nitong Edsem Ramirez bus terminal na to, sa tabi lang 7-11, and then halos katapat ng Victory Liner yung Mega Bus Lines papuntang Bisaya, Samar, Leyte. And then meron din pong Ilabel bus tours dito, nasa tabi naman po ng malapit sa Peltranco mismo po. And then yung mga maliliit ng mga bus company dito papuntang Bicol, Tabaco, Naga, mga bukas na rin po dito, kaya lang hindi sila ganun ka-open. And then sa may Tramoy Street, nakita ko rin yung papuntang Tabaco, Legazpi, operational na din po. So kung dating regular kayong pasahero dito, bago mag-pandemic, so yung mga bus operation po dito, lalo na yung papuntang Bicol, unti-unti na pong nagbabalik sa normal. So kung may plano kayong magbiyahe, so dito kayong mag-inquire sa lugar na to, kasi halos normal na po. And then yung requirements naman, kung fully vaccinated kayo, okay na po. So kung may mga na-miss po ako or may mga katanungan po kayo, ask nyo lang sa comment section, try po nating sagutin. And then paki-like and subscribe na rin po yung channel ko for support po. Maraming salamat po ulit sa panonood.